Hello, Surigao-san, right here with my ear and videos. And like to say hi and hello to all of my subscribers overseas, in abroad, in Saudi, Riyadh, Doha, Qatar, Korea, Taiwan, Canada, California, and also to my avid followers right here in the Philippines. Thank you so much for the very good year that we've been together right here in my channel. And let's welcome the year 2021 with a big bang and, of course, positivity in our heart, even though we are in a very hard trying situation right now. To all new visitors in my channel, we will have a second raffle draw. Our prize will be a metal detector. That's a good tool for your treasure hunting. All you have to do to join the raffle draw on February 14 is subscribe this channel and my other channel, the MT Soares TV, and you will be eligible to join the raffle draw with a metal detector at stake. Okay, so hang on for that. At meron pa akong isang kahilingan din sa inyo, mga katiats, na kung kayo'y manood ng videos dito sa aking channel, ay huwag niyong i-skip ang mga advertisement, kasi diyan ako kumukuha ng pangregalo sa inyo or papremyo na pambili ng metal detector na iregalo balik sa inyo. So every 3 months, starting February 14, every 3 months ay meron tayong paraffle. That's my promise to you guys, para matagpuan na natin ang ating hinahanap. At kung ako'y may blessing, ay ma-share ko din sa iyo. Ito yung MT Soares TV. All you have to do is type one of the title in that thumbnail at lalabas na yung MT Soares TV channel. Ngayon natin ang tatalakayin itong partial analysis of this heart sign that belongs to the Korean treasure codes. Ating tunghayan ngayon na. At bago tayo magpatuloy, guys, ay mag-lesson 101 muna tayo about meaning of hearts, different form of hearts right here. Umpisa tayo dito sa letter A. Pag may ganitong parang broken heart, basta yan ay may broken, ganyan, yan ay delikado na symbol na heart. Meron siyang death trap. Kahit may treasure siya, pero mapanganib. Pero merong treasure ang ganitong sign. Kaya lang, merong trap. It's either a water trap or a vintage bomb. Ang ganyan ng mga trap. Itong sa letter C naman ay ganun din. Basta putol siya na heart, tulad ng D, delikado siya. Meron siyang, kung hindi water trap, merong poison, merong gas. Ganyan ang putol na heart. Dito naman sa pababa na broken heart, ito ay indication na the trap is near. Walang direksyon, kaya just watch out for the trap. Okay? So dahan-dahan lang kung maghukay. Huwag yung palaging tusok ng malakas na mga strike ng inyong bara. Delikado, baka tatamaan nyo ay landmine or mga vintage bomb. Kung ganyan na sign na broken heart. Ito naman, kung isang puso lang o kalahati ng puso na biyak, mas lalong delikado yan. That's a trap with no direction. Ngayon, ito, guys, ang swerte na heart. Pag mga ganito, na yung heart na parang hindi pareho yung hugis niya, yan ay positive na mga heart sign. At ang sikreto ay itong dulo. Ito, kung saan niya naka-point, example, papunta siya doon, ay doon ang direksyon. Kaya lang, ang distance ang problema natin. Pero atin mamaya, atin hahanapin kung saan yan hukay in 3 different ways. Okay. Pag ganito naman na heart, ay swerte pa rin tong ganitong klaseng heart. Nag-point ito sa entrance ng kung saan papasukin yung tunnel or kung saan nakabaon. Nag-point directly ito. Pero kung heart naman ay baliktad, nagaganyan,
meaning ang treasure ay malayo, nasa ibabaw ng bundok, aakyat ka pa ng bundok, kaya binaliktad ng heart. So ang heart yan ay Korean treasure sign. Karamihan ng sundalo ng Japan, almost 20% of GIA soldiers are Koreans. Kaya minsan hindi magkasundo ang mga Koreans at Hapon noong gera. Kaya tuloy pati Hapon na damay. Pero ang mga totoong Hapon daw ay mababait. Magipagkaibigan sa Pilipino, sabi nga ng lola ko, tumadachi, tumadachi. Yung tumadachi, yan ay friend, friend, friend tayo, ganyan. Ganyan daw ang sinasabi nila sa mga Hapon. Tumadachi, ganyan, Yamamoto-san, Yamashita-san, tumadachi, ganyan guys. Okay, so ito na yung picture na pinadala. Atin na itong umpisahan, i-decode ngayon. At i-blow up muna natin na ganyan para mas malinaw nyo. At atin i-darken konti ganyan para makita yung shadow. Okay. So alright, umpisahan na natin guys ang ating pag-decode nito. Ngayon, hinukay nila sa banda rito at hindi natagpuan ng ating mga katiats. Kaya naman ay pinadala nila sa atin. Kasi naman, kung tingnan nyo yan, nakapoint po baba, di ba? Exacto, tama ang ginagawa ng mga katiyets natin. Ngayon lang, yung distance lang ang hindi na pinpoint. Kaya nagmintis, pero exactong direksyon yan, pababa nga, sa harap natin. Ngayon, dapat ay ang ating mata ay matang lawin. Sabi nga ni Kuya Kim, mapagmasid, mapagmatsyag, matanglawin. So dito sa unahan ay parang meron yatang sign dito na nagaganyan. Ayan. So papunta siya dito. Ngayon, ano bang nakita niyo dito guys? Ito ay tulad din noong unang vlog ko na parang sinadya talaga yan pag cut. Para gawin niya na sight papunta dito. Parang yung mag-sight ka ng barrel. Ganyan ang kung atin kasi tingnan tong parang talagang sinadya ito na nagaganyan. At ito yung i-align natin ang kung saan niya nakaturo ay papunta siya dito. Ngayon ang hindi natin alam ay distance. Paano ba natin malalaman guys ang distance sa kanyang heart? Kung manapansin kayo sa heart ay hindi symmetrical ang kanyang kabila, kung ating hatiin yan, ay iba ang itsura dito na sa kabila. Nagaganyan siya guys, di ba? Straight lang dito, tapos, ayan. Hindi siya kapareho ng heart sa left side kung ating hatiin. Kaya, mayroong ipahiwatig yan. Burahin natin. Ayan, kung tingnan natin guys, yan talaga ay heart. Tama nga, at ang meaning niyan ay there is a rich object below. Ganyan ang itsura niya. At ang dulo niya ay papunta dito ang tulis. Kaya naman, dito hinukay ng ating mga katiets. At hindi nila natagpuan sa 2 meters. Walang nakitang palatandaan. Kaya, i-decode natin ngayon sa aking paraan ang paghanap niyan. Ngayon, ang direksyon niya ay dito. Naiba medyo ang direksyon kaysa unang direksyon na ginawa ng ating mga katiyats. Medyo na offset lang siya dito. Kasi ginamit ko itong parang sinadyang cut na letter L dyan. Naka L yan. Naka letter L. Nagaganyan. Ngayon, kung napansin niyo ito guys, bigyan natin ng kahulugan ang guhit na ito. Mayroong guhit dito sa ibabaw. Ito, mayroong guhit dyan. At mayroong ding guhit dito. At saan ba yan guys? Nakaturo. Okay. So nakaturo siya dito. Ngayon hindi pa rin natin alam ang distance. Pero alam na natin ang direksyon talaga. Nasa bandang kaliwa siya. Kung haharap tayo sa bato na may heart.
Ngayon, ito ang pinaka-sure natin guys na pointer. Kung nakita nyo, mas malalim ang pagka-carb ng dalawang guhit na ito. Ayan. Bago niya ikinabit dito ay mababaw lang. Pero yung dalawang guhit, yan ay direction at distance. Ayan. Pareho din ang kanyang angle ng guhit dito sa dalawang ito. Pareho din, papunta siya dito. Ngayon, anong ibig sabihin yan guys? Bakit dalawa? Dito sa kulay blue, itong kinulayan ko, dalawa din sila. Sa Korean Treasure Codes, maiksi lang ang kanilang distances. Yung isang guhit nila, yan ay 5 meters. So meaning to say, meron na tayong distance na 10 meters. At makikita natin yan dito sa dalawa, 1 and 2. At makikita din natin dito sa itong guhit na ito, this is also 5 plus 5. So, pareho silang nag-indicate na 10 meters ang distance. So, papunta tayo dito guys kasi lahat ng nakapoint ay papunta talaga dito kahit itong parang letter B dito sa unahan ay papunta siya dito. Lahat ay all the roads leads to the left side of this rock. Medyo offset siya. At ang distance niya ayon sa dalawang guhit in Korean that is 10 meters. So example lang guys ha, hakbang tayo ng 10 meters. So dito example, dito lang, dito ang 10 meters. So anong gawin natin? Test dig uli. 2 meters test dig. Sa 2 meters kailangan 1 to 2 meters. Doon talaga natin matagpuan yung mga butilya na luma, sake bottle ang tawag. Inumin ng hapon ay sake ang tawag. Yung wine. Tapos minsan may iniwan dyan na mga putol-putol na kahoy, kawayan. Minsan wala silang pangmarka kaya kumuha sila ng mga black soil or oling nilagay doon. O kung wala, ang gawin nila ay babasagin nila yung mga bato, durug-durugin at ilagay din doon sa 1 to 2 meters deep. Meron kasing nagpadala sa akin ng picture na yung butilya ay nasa ibabaw ng lupa. Kung sa ibabaw lang yun, yun ay iniwan lang at tinapon. Hindi yun marker for treasure. Okay, so kung matagpuan na sa 2 meters deep yung sinabi ko na mga butilya, plato, durog, buto, basag na bato. Yan ang palatandaan at kung example ito, kung dito nyo natagpuan yung mga bagay-bagay, so ipagpatuloy nyo na pababa. Another 2 meters, so 4 meters lahat. Or kung wala, hanggang sa 7 meters ang pinakamalalim. Nahukay sa mga giveaways. Okay ba guys? So, ngayon, hindi natin natagpuan sa 10 meters. Anong gawin natin? Kung hindi natin natagpuan sa 10 meters, hindi naman talaga tayo sure na Korean ang nagbaon yan. So, wala dito, X. Ngayon, let us assume na Japanese talaga ang nagbaon yan. So kung ito ay Korean, kada guhit ay 5 meters lamang. Ngunit, datapot subalit kung ang nagbaon yan ay Japanese, ang isang guhit na ganyan is equals to 10 meters. Ngayon, meron na tayong dalawang distances guys. Dalawang distance na hukayin. Kanina hinukay na natin yung 10 meters, wala. Sabihin natin walang nakita. So second option ay gawin na nating Japanese distance na 10 meters kada isa. Meaning, ito ay magiging 20. Yung kanina ay 10 meters ito kasi 5-5. So ito ay nagiging 10. Equals na lang yan. So, equals 20. Okay? So, ganyan talaga sa treasure hunting, guys. Parang ano yan? Yung trial and error.
try and try until we succeed. Yung iba naman sinasabi, try and try and we die. Succeed yung sa atin, hindi we will die. Okay? So, ganun pa rin ang direksyon, kasi apat na direksyon nagturo na ang treasure ay papunta talaga doon. Hindi lang pala apat, lima. Mayroon pa dito. At mayroon pa dito sa unahan. Kung hindi ako nagkamali, yan ay parang letter B, short arrow. Okay, so hakbang tayo ng 20. Approximately 20 meters. Example dito, ang 20 meters. Kulayan natin ng yellow. So kanina dito yung 10 meters. Assume natin na wala, walang natagpuan. So pangalawang gawin natin ay sa 20. So hukay tayo dito, guys. Ganun palagi ang ating test dig. Minsan ang mga treasure ay hindi aabot ng 2 meters, nasa 2 meters lang. Yung iba nga, kasi sa katagalan ng panahon, nag-landslide na. Yung iba naman ay isang dangkal na lang ang babaw. Yung iba nga ay tumambad na, lumalabas na yung cemented box. Yun talaga ang kusang ibinigay na ng mga tagabantay, yung lalabas na yung cemented box, concrete box, at ibigay na talaga sa'yo. Noong high school pa ko, guys, nakakita ako ng muhon na akala ko ay muhon lang yun. Ngayon ko lang na-realize, ang nakamarka pala doon ay MR, tapos meron siyang arrow at may mga guhit-guhit pa siya. Kaya ngayon ko lang naisip, nakakita pala ako ng ganun, yung muhon ng Japanese. Maliit pa ko noon, nung nangangaso ako, yung nagdala ng tirador, tapos yung mga ibon hinahabol doon sa bundok. Yun, nakakita ako ng ganun. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin yun na balikan yung lugar na yun. So, okay guys, maiksi lang ang ating pag-decode ng sign na ito. At magandang sign yan. Ang heart ay hindi pwedeng i-carve yan ng nature. Kaya kung heart yan, yan talaga ay treasure sign. At walang kaduda-duda, no doubts, ay merong nakalagay dyan na o nakabaon na treasure dyan sa site na yan. Alright guys, at dahil mahaba pa ang ating oras, ay atin i-rewind ng napakabilis lang ang ating pinag-usapan kanina. Okay, so merong dalawang guhit dito kung nakita nyo guys. Yan ay nagtuturo na papunta dito in Korean treasure code, that is 10 meters. At dahil hindi natin natagpuan sa 10 meters, nag-convert tayo sa Japanese distances, which is nagiging 20. At naghukay na naman tayo sa 20. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin. Ngayon, meron tayong third option ng paghanap niyan. Ito pa pala, ito ay indicator ng another distance at another direction na dito talaga ang papunta niyan. At ganun din sa Korean, 10 meters, at sa Japanese, that is 20 meters. At kung wala talaga, unfortunately, ay gamitin na natin ang ating 357 Magnum. Ayan, ganyan talaga yan guys. Pag hindi makuha doon sa decoding, ito palagi ang gamitin natin na traditional distances of treasure. So hukay tayo, kasi ang 357 meters distance, wala yan sa 10 and 20. In between 10 and 20, diyan matatagpuan itong 357 meters na distances. Kaya yan ang gawin. Of course, ang direksyon ay kapareho pa rin, papunta pa rin dito. At bakit tayo na sure na papunta dyan? Kasi kahit itong letter L dito na cut, ayan, ay papunta dyan. At kahit kung itong dito ay, kung yan man ay letter B, ay nagturo pa rin siya papunta dyan. Okay ba guys? Kung wala, sabihin natin wala na naman sa 357. Ano bang gagawin natin? Grabe naman, ayaw talaga ibigay.
Okay. Kung napansin niyo dito, baka ito ay circle. Hindi ko lang yan maklaro kung yan ba talaga ay circle. Kasi wala naman ako dyan. Pero itry nyo guys, baka man-made circle itong nandito. At kung man-made circle yan, ang distance niyan na indicator yan ng 5 meters. Itong circle. So ganun pa rin ang direksyon. Nasa kaliwa siya. So kahit tamaan natin siya ng heart, kunin natin ang gitna ng heart, tapos itama natin dyan sa circle. 5 meters dito. Ganyan. So lahat ng direksyon ay papunta talaga sa banda rito. So walang kaduda-duda, sa banda rito ang treasure. E kung meron naman tayong bakho, di ba? Ibakhoin na lang natin yan kasing laki ng swimming pool. Ay talagang makikita natin ang kung ano man ang nakabaon dyan. Kaya lang ay manual lang tayo. Kaya dalhin nyo na lang ang inyong pinsan, trusted friends, kahit apat kayo dyan. Maghukay ay pwede na. Sa lalim na 2 meters test dig ay matagpuan nyo yan. Kaya ang gawin nyo guys ay gawa na lang kayo ng rectangular na hukay dito or oblong pahaba papunta sa banda rito. Huwag nyo nang i-skip starting from 3 meters. 3 meters galing dito guys, ay papunta ka na doon hanggang 20 meters. Parang gumagawa ka ng kanal. Ay kung ganyang paraan, wala nang kawala talaga, di ba? Kasi mayroong treasure box na maliit lang yung ammunition box. Kung halimbawa, ganito ang hukay natin. Hukay tayo dito sa 3, and then 5, and then 7, and then 10, and then 20. Kung ganyan ang hukay natin guys, baka dito sa kalagitnaan ng mga yan nakalagay ang box, hindi yan tatamaan, di ba? So ang example, may box dito, hindi yan matamaan ang hukay natin. Kaya ang magandang gawin ay gagawa na lang ng kanal na pahaba, na paganyan pahaba siya na kanal, parang kanal na 2 meters ang lalim. Kaya lang medyo nakakapagod, pero isipin na lang natin na yan ay sports. Yung iba nga na paralyzed dahil lang sa basketball, wala kang makukuha sa basketball. Dito sa treasure hunting, ang makukuha mo dito ay yung mga dream. Ang iyong dreams ay maging totoo. Your dreams will come true. Mga kamag-anak mo, mabigyan mo yung dream house, dream car. Mga anak mo, maganda ang buhay, ganyan. Wala namang mawala sa atin dyan. Bagkus ay lalaki ang ating mga muscles sa ating mga braso sa kakahukay niyan, di ba? Mas maganda. Parang nag-gym na lang tayo. Yung iba nga pumupunta sa gym, lumalaki ang katawan. Pero wala namang natagpuan. Sila pa ngayong nagbayad sa gym. E dyan sa treasure hunting, magandang sports, magandang pastime. Okay, sorry Gausan. Magpaalam na guys. Sana ay meron kayong natutunan sa aking video at balato naman kayo dyan pag meron kayong nakita. Maraming salamat. God bless you all. Happy, happy New Year. Ciao for now.